Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pag-suporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Isang araw, tinabihan siya ng isang matandang manguukit ng kahoy sa ilalim ng malaking puno ng balete. Anak, may naririnig akong alingaungaw mula sa gubat. Pakiramdam ko, may nag-aanyaya sa'yo, sabi ng matanda kay Mateo. Hindi matanggi ni Mateo, ang kakaibang tawag ng kanyang puso. Sa takot at tuwa, hinakbang niya ang landas patungo sa kagubatan. Nang makarating siya sa harap ng malalim na kagubatan, isang malamlam na ilaw ang sumalubong sa kanya. Doon, sa kabilang bahagi ng misteryosong ilaw, nakatayo ang isang diwata, may mianging mga pakpak, at matang malakalangit ang bituin. Matagal na kitang hinahanap, bulong ng diwata kay Mateo. Ngunit, alam mo bang bawal sa mga mortal ang pumasok sa aming kaharian? Matamang iniangat ni Mateo ang kanyang mga mata at muling tumingin sa diwata. Hindi ko alam, sagot niya, ngunit ang pangarap ko ay nakatanim sa bawat sipat ng iyong gubat. Tinigilan siya ng diwata, ng isang mahabang sandali bago sabihin, sa pagtawid mo sa aming hangganan, tinaggap mo ang hamon na ito. Ngayon, ikaw ay bahagi na ng aming kaharian. Hindi alam ni Mateo kung anong hamon ang kanyang tinanggap. Ngunit nang buksan ng diwata ang pintuan papasok sa kanilang kaharian, tila ba ang lahat ng tanong ay nasagot sa kanyang mga mata. Sa pagpasok ni Mateo sa kaharian ng diwata, napagtanto niya agad ang kakaibang ganda at kaharian ng mga nilalang na tila'y nagbuhat sa mga pahina ng mga alamat. Dinala siya ng diwata sa palasyo, ng mga halaman, saan nagtatangkara ng mga bulaklak at puno na may mga lihim na kapangyarihan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang mga mata, nadama ni Mateo ang bagong lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Sa palasyo, siya ay naibigay ng diwata ng isang mahiwagang sining ang kakayahang makipag-usap sa mga halaman at hayop. Naging kakampi niya, ang mga elemento ng kalikasan, nagtataglay ng kapangyarihan, na nagmula sa diwata, na siyang nagdudulot ng harmonya sa kaharian. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kasiyahan, mayroong isang batas na bumabalot sa kaharian ng mortal na tulad ni Mateo, ay hindi dapat makilala ng ibang diwata. Ito'y isang pangako na mahigpit na ipinapatupad. Hindi nagtagal, natuklasan ng isang mapanuring diwata ang pag-usbong ng pagkakaisa ni Mateo at ang mga nilalang sa kaharian. Ang mapanuring diwata ay nagdala ng balita kay Reyna Elestria, ang namumuno sa kanilang kaharian. Sa harap ng Reyna, tinanong si Mateo, "Ano ang iyong layunin dito, mortal? Hindi ka dapat narito, at ang iyong pagiging bahagi ng aming kaharian ay nagdudulot ng panganib." Ngunit sa halip na matakot, naglakas loob si Mateo at sinabi, "Reyna Elestria, ako'y dumating sa inyong kaharian, hindi upang magdulot ng panganib kundi upang maging katuwang sa pagpapalaganap ng pagmamahal at pag-unawa sa buong kaharian." Ngunit sa halip na matakot, naglakas loob si Mateo at sinabi, "Reyna Elestria, ako'y dumating sa inyong kaharian, hindi upang magdulot ng panganib, kundi, upang maging katuwang sa pagpapalaganap ng pagmamahal, at pag-unawa sa buong kaharian." Naisip ni Reyna Elestria ang katapangan ni Mateo at sinabing, "Sa iyong mga salita, napagtanto ko na ikaw, ay may mabuting layunin. Ngunit, mortal, ikaw ay hindi dapat manatili rito. Isa itong pag-ibig na hindi maaring maging totoo." Nag-iisang mga mata ng diwata ang nagayos ng nararamdaman ng Reyna.
Matamang tinanong ni Mateo, bakit hindi, Reyna? Bakit hindi maging totoo ang pag-ibig sa pagitan ng mortal at diwata? Nagbunsod ang tanong ni Mateo, ng pangamba sa buong kaharian. Ang ilang diwata ay kumikilala kay Mateo, bilang isang sagisag ng pagbabago, habang ang iba naman ay nananatiling masugid, na tagahanga ng tradisyon. Si Mateo, bagamat itinuturing ng ilan, na sagisag ng pagbabago, ay nagpatuloy sa pagtatanggol sa kanyang layunin. Sa kabila ng pangamba, dinala niya ang mga diwata, sa mas malalim na pag-unawa, ng kanyang mundong mortal. Itinuro niya sa kanila ang halaga ng pagmamahalan at pagkakaisa, na nagdadala ng diwa ng pagbabago sa kaharian. Sa kanyang pag-usbong bilang leader, marami ang nakilala ang kabutihang taglay ni Mateo. Gayunpaman, hindi nawala ang galit ng ilang diwata, lalo na ng mga nakagisnan ang nakagawian. Isang araw, si Reyna Elestria ay naglakbay patungo sa puok na kinaroroonan ni Mateo. Mortal, sabi niya, ikaw ay nagdulot ng pagbabago sa kaharian. Ngunit, hindi ko pa rin maatim na kalakip ka sa aming mga nilalang. Ang pag-ibig na iyong ipinaglalaban ay labag sa batas ng aming kaharian. Si Mateo ay sumagot ng may tapang, Reyna Elestria, hindi ko ipinipilit na baguhin ang inyong mga tradisyon, ngunit pinipilit ko lang na ipakita sa inyo ang halaga ng pag-ibig. Hindi ba't ang pagmamahal ay nagbubukas ng mga pinto tungo sa mas magandang kinabukasan? Sa kabila ng pagtutol ng ilang diwata, natagpuan ni Reyna Elestria ang sarili na nagdadalawang isip. Naisip niyang baka may katotohanan sa mga salitang ito. Sa pag-unlad ng kwento, si Mateo ay patuloy na nagtatanggol sa kanyang pangarap. Nagbibigay inspirasyon sa ibang diwata, nabuksan ang kanilang isipan sa mga bagong posibilidad. Ang laban para sa pag-ibig sa pagitan ng mortal at diwata ay patuloy na naglalagam, at sa bawat pag-usbong, ang kinabukasan ng kaharian ay humaharap sa masalimuot na pagbabago. Habang ang laban para sa pag-ibig ay patuloy na umiikot sa kaharian, nadama ni Reyna Elestria ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ang mga pangarap at pananampalataya ni Mateo ay nagbukas ng mga pintuan sa mga ideya ng pagbabago at pag-unlad. Sa harap ng kanyang mga tagasunod, sinabi ni Reyna Elestria, ang pag-ibig ni Mateo ay nagdala ng ilaw sa ating kaharian. Subalit, ito ay nagbibigay rin ng hamon sa ating mga batas at kaayusan. Kailangan nating isalaysay ang kanyang papel sa ating puso at konsyensya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay daan sa malalimang pagninilay-nilay. Isa-isang pinumbang ni Reyna Elestria ang mga prinsipyo at batas na nagpapanatili sa kanyang kaharian. Sa wakas, lumapit siya kay Mateo at nagsalita ng tahimik na pangako. Mateo, mortal na itinakda ng tadhana, tinatanggap kita at ang iyong pag-ibig sa aming kaharian. Sa pag-iral ng iyong pananampalataya, malilinang natin ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng maligayang balita sa buong kaharian. Si Mateo, nagdadala ng malasakit at pag-unawa, ay naging daan sa pagsulong ng kaharian ng diwata. Ngunit, sa paglipas ng panahon, natutunan ng lahat na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hinaharap pa rin ng kaharian ang ilang pagtutol at paghihirap. Ngunit, sa bawat hakbang na tinatahak ni Mateo at Reyna Elestria, natutunan ng mga diwata na ang pag-ibig ay isang puwersa na maaaring baguhin ang buhay, hindi lang ng mortal, kundi maging ng mga nilalang sa kaharian ng diwata. Sa paglipas ng mga buwan, naging halata ang positibong epekto ng pag-ibig ni Mateo sa kaharian ng diwata. Ang dating pagtutol at pangamba ay unti-unting napalitan ng pag-asa at pag-unlad.
Bumukas ang kaisipan ng mga diwata sa mas maraming posibilidad at pagkakaisa. Sa pamumuno ni na Mateo at Reyna Elestria, itinatag ang isang komunidad na naglalayong itaguyod ang pagkakapatiran sa pagitan ng mga mortal at diwata. Itinayo ang mga paaralan kung saan nagkakaroon ng malayang palitan ng kaalaman sa pagitan ng dalawang lahi. Ang palasyo ng diwata ay naging sentro ng pagtitipon at pag-uusap kung saan ang mga mortal at diwata ay nagkakaroon ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, natutunan ng bawat isa ang respeto at pag-unawa. Isang araw, nang naglakbay si Mateo sa kagubatan, siya ay biglang hinagip ng mapanuring diwata na siya raw ay may espesyal na misyon. Tinanong siya ng diwata na ipagpatuloy ang pag-usbong ng pag-ibig sa iba't ibang bahagi ng mundo at ituro ang halaga ng pagkakaisa at respeto. Nag-alsabalutan si Mateo at sumunto na itutuloy niya ang kanyang misyon sa labas ng kaharian. Dala ang aral ng pagmamahalan mula sa kaharian ng diwata, naglakbay si Mateo patungo sa malayong mga pook upang ibahagi ang kanyang karanasan at itaguyod ang kapayapaan sa buong mundo. Ang kwento ng mortal na kinuha ng diwata ay nagtatapos sa pangako ng mas maligayang kinabukasan, hindi lamang para sa kaharian, kundi para sa lahat ng nilalang. Ang pag-usbong ng pag-ibig, pagkakapatiran, at pag-unlad ay nagtulak sa kanila tungo sa isang makulay at masaganang kapalaran. Sa pagbabalik ni Mateo mula sa kanyang mga paglalakbay, dala ang bagong kaalaman at karanasan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas lumakas ang kanyang pangarap na itaguyo ang pagkakaisa sa pagitan ng mga mortal at diwata. Ang kanyang paglalakbay ay nagbukas ng bagong mga pintuan ng ugnayan sa pagitan ng dalawang lahi. Sa tulong ng mga kaibigan at taga-suporta, itinatag niya ang liwanag ng pag-ibig, isang samahan na naglalayong itaguyod ang pag-unawa at pag-ibig sa buong kaharian. Sa paglipas ng mga taon, naging malaganap ang pag-usbong ng bagong daigdig na nilikha ni Mateo. Ang mga diwata at mortal ay nagkaroon ng mas mabisang komunikasyon at pakikipagtulungan. Naging modelo ang kaharian ng diwata sa pagbibigay halaga sa pagkakapantay-pantay at pag-aaruga sa kalikasan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang hamon na kailangang harapin. Ang diwa ng pag-ibig na dala ni Mateo ay naipasa na rin sa kanyang sariling puso. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang isang diwata na kanyang minamahal, at ang nararamdaman ay damang-dama rin ng diwata sa kanya. Ngunit may pangamba sa kanilang mga puso ang labag sa batas ng kaharian na nagbabawal sa pag-iibigan ng mortal at diwata. Ngunit sa kabila nito, nagpasya silang itaguyod ang kanilang pag-ibig, handa harapin ang anumang hamon. Isang araw, sa ilalim ng kaharian ng diwata, isang munting pagsilay ang nagbigay daan sa mas makulay na kinabukasan. Sa kabila ng mga pag-atake at pagtutol, nagtagumpay ang pag-ibig ni na Mateo at ang diwata, nagiging inspirasyon para sa iba pang nagmamahalan na sundan ang kanilang mga puso. Nagtatapos sa isang makulay na pagbubukas ng bagong yugto kung saan ang pag-ibig at pagkakaisa ay nagtagumpay sa anumang pagsubok. Sa paglipas ng mga panahon, nagtagumpay ang liwanag ng pag-ibig sa pagtataguyod ng harmonya sa pagitan ng mga mortal at diwata. Ang kaharian ay naging halimbawa ng pagkakapatiran at pag-unlad, at ang pangalan ni Mateo ay naging sagisag ng pag-asa at pagbabago. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, dumating ang isang pagsubok na naghahaman sa kanyang buhay. Ang kanyang kalusugan ay nagsimulang maglaho, at ang mga diwata ay nagdulot ng pangamba sa hinaharap.
Sa harap ng mga alingaungaw ng pag-aalala, nagdesisyon si Mateo na ituloy ang paglalakbay sa loob ng kagubatan kung saan siya unang nakatagpo sa diwata. Ang mga likas na puwersa ng kagubatan ay inaasahan niyang magdadala ng sagot sa kanyang kalagayan. Nang makarating siya sa isang lihim na puok sa kagubatan, isang diwata ang lumitaw mula sa ilalim ng mga malalaking puno. "Mateo," sabi nito, "ako ang nagpasyang kumuha sa iyo noon. At ngayon ay nandito ako upang tumiupad ng iyong hiling." Ngunit sa halip na humiling ng pansariling kapakinabangan, hiniling ni Mateo na ang kanyang buhay ay maging daan para sa patuloy na pagkakaisa ng mga mortal at diwata. "Ang mga taon na ipinagkaloob mo sa akin ay nagdala ng liwanag at pag-asa sa aming kaharian. Ngayon, ako'y handang ibalik ang biyaya na iyon sa pamamagitan ng aking sariling buhay." Dahil sa kanyang matatag na pagsusumikap para sa ikakabuti ng kaharian, si Mateo ay ginantimpalaan ng diwata ng isang espesyal na liwanag, nagbibigay lihim sa pangalan na magdadala ng tagumpay sa bawat yugto ng kanyang nilikha. Nang bumalik si Mateo sa kaharian, dala ang liwanag na nagbigay buhay sa mga puno at bulaklak. Naranasan ang sagradong pagkakabukas ng pinto patungo sa isang bagong yugto ng kaharian. Sa pagpanaw ni Mateo, ang kanyang mga aral at pagmamahal ay nagpatuloy na mabuhay sa puso ng bawat mortal at diwata. Sa kanilang pagtatagumpay, ang kwento ng mortal na kinuha ng diwata ay nagwakas ng may dangal at pag-asa, isang alamat na magtatagal sa kanilang mga puso hanggang sa mga darating na panahon. Sa pagpanaw ni Mateo, ang kaharian ng diwata ay nanatiling buhay sa alaala ng mga tao. Ang bawat puno, halaman, at nilalang sa kaharian ay nagdala ng bahagi ng kanyang liwanag, nagbibigay aliw at pag-asa sa bawat sulok ng kalikasan. Ang mga mortal at diwata ay patuloy na nagkakaisa, nagtataguyod ng mga prinsipyong itinuro ni Mateo. Ang liwanag ng pag-ibig ay nagpatuloy sa kanilang gawain, itinataguyod ang kapayapaan at pagsasama ng dalawang lahi. Sa tuwing magtatag-ulan, sinasabayan ito ng masigla at makulay na ilaw mula sa mga puno ng kagubatan, parang mga alingaungaw ng pagpapatuloy ng kaharian. Ipinamamahagi ng mga diwata ang kanilang biyaya sa mga mortal, at ang mga mortal naman ay nagtatangi at nagpapasalamat sa kagandahan ng kalikasan. Sa bawat pagtatanghal at pagdiriwang, ang kwento ni Mateo ay ipinapaabot, nagiging inspirasyon para sa mga kabataan na pangalagaan ang kalikasan at itaguyod ang pagkakapatiran sa lahat ng nilalang. Ang alaala ni Mateo ay patuloy na bumabalot sa kaharian, hindi lamang sa lihim na kagubatan, kundi maging sa puso ng bawat isa. Ang pag-ibig at kahusayan niya ay nagdudulot ng liwanag sa anumang dilim na dumadaan, naglalagom sa pag-asa para sa hinaharap. At sa pag-usbong ng bawat araw, ang kaharian ng mortal na kinuha ng diwata ay patuloy na nagtataglay ng buhay at mga kwento ng pag-ibig at pagkakaisa, isang diwa na hindi matitinag sa kabila ng anumang pagsubok. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig sa mortal at sa isang diwata. Maraming salamat, at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.